Solutions. Hi, I'm Glenn of Brain Access Solutions. Welcome po sa aking vlog. Today, gusto ko lang pong share sa inyo at sagutin yung mga kadalasang itinatanong kung magkano ba ang sinasahod ng isang OFW na professional dito sa Papua New Guinea. Saan ba ibinabase ng mga owners ng company ang halaga kung magkano ang ibabayad nila sa iyo? Usually po, nagbabase sila sa experience mo at doon sa kursong natapos mo. Kung nakatapos ka na magandang kurso at wala ka namang experience, magsisimula ka po sa mababa o offeran ka nila ng sa tingin nila ay sapat na para sa iyo. Ngayon, kung ikaw naman po ay may experience na, halimbawa ikaw po ay nakapag-abroad sa Dubai or sa Saudi, o di kaya po sa Singapore, medyo gaganda nila ang pagbibigay sa inyo ng sahod. At kung ikaw naman po ay nagkaroon din ng experience doon sa Pilipinas, halimbawa, isa o tatlong taon, magiging maganda rin naman ang offer sa iyo. Sa mga managerial positions po, magsisimula po sa, tatalagulugin ko na lang po, 1,000 sa halagang kina, 1,000 up to 6,000. So in between that, kung ang range po ng sahod na i-offer sa'yo bilang operations managers o yung retail managers natin ay nasa below 1,000, let's say 800, mababa po yun. Ngayon kung ang ibibigay sa inyo ay 1,000 or 1,100, libre naman po ang tirahan, ang sasakyan, ang pagkain, at wala na pong tax yan, kumbaga net na, sapat na po yung 1,100 sa panimula. Dito naman po, may tinatawag na salary review, which is ginagawa po siya kada 18 months at sa ikatlong taon o yung katapusan na ng iyong kontrata. Sa retail managers, maaari kayong bigyan ng mula 1,000 hanggang 6,000, depende sa position nyo. Meron naman kasing nag-apply na rito ng branch manager, binigyan siya ng sahod na 2,400, at siya naman po ay may experience na galing sa Saudi, nung siya ay nagtrabaho sa Saudi ng ilang taon. At siguro sa hirap ng buhay, pwede mo natanggapin yun. Kasi yung 2,400, ito naman po ay neto na. At libre ang yung tirahan, libre ang pagkain. Kapag sinabi po natin libre ang pagkain, maaari pong ang libre lamang ay yung tanghalian, at meron din naman pong libre ang tanghalian at hapunan. Sa kaso po namin, ang libre lamang po ay tanghalian at hapunan. Ang sasakyan naman po ay may dalawang klase po ng sasakyan na ipoprovide sa inyo ng kumpanya. Ito yung tinatawag nating pool, carpool, kung saan kayo po ay, lahat ng manager sa kumpanya ay magse-share dun sa sasakyan or maaari kayo maghiraman. At meron naman pong dedicated na sasakyan i-assign para sa iyo at ikaw lang ang pwedeng gumamit nun. Ganun po. Ito po yung mga empleyado o yung managers na matataas ang katungkulan o posisyon sa kumpanya. Maaari kang bigyan ng sarili mong bahay na may sala, may kwarto at may CR at may sasakyan ka pa. Kumbaga nakabukod ka. At usually naman, ito po ay, ang lugar na ito ay safe. At within the compounds po na marami pang bahay na mga managers or OFW na kung saan nagtatrabaho sa iba't ibang lugar. So doon kaya ilalagay sa apartment na yon. Yun yung unang type ng accommodation. Pangalawa naman po ay itong accommodation na ang style po ay parang hotel kung saan maraming maliliit na kwarto at tigi-tigi sa kayo doon. At yung kwarto na yun ay may sarili ng CR. So yun, pwede kayong tumira doon. At libre po yan, pati ang air condition. Ang pangatlo naman po na sinasabi ko ay yung shared accommodation. Kumbaga, sa loob ng isang kwarto, maaaring dalawa o tatlong OFW ang pwedeng matulog or tumira. Ngayon, tungkol naman po sa mga ibang type ng klase ng trabaho, katulad ng engineers, siguro nagre-range ang sahod nila from 3,000 hanggang 8,000. Sa kina po yun.
Kung gusto niyo pong i-multiply yan, i-multiply niyo lang po currently sa 14.55 per ayun po ang exchange rate natin, kina to peso. At kung ikaw naman po ay IT, kadalasan ang sahod niyo ay magre-range mula 800 na kina hanggang 8,000 kina. Depende po yan sa kumpanya. So kung in between ka dyan, kung nasa lower part ka ng 800 up to 8,000, medyo mababa po yan. Kung nandun ka sa kalagitnaan niya, eh maganda na po yun. Sobrang ganda na. Kasi kung ang IT ka at na sumisahod ka rito ng 2,000, between 2,000 up to 3,000, at libre naman po ang pagkain mo, ang bahay, at shared naman po ang sasakyan, at net na po yung sahod nyo, maganda na yan. Isa po kasi sa mga isinisikreto ng mga companies dito ay kung magkano ang binabayad nila sa as individual pay doon sa mga managers nila. Ganun po. Yun nga po pala, ang kaibahan noon nung kami ay halos puro net po ang binibigyan sa aming sahod, at ang computation ng tax ay separate, and hindi po pinapakita sa amin yung computation ng tax. Ganun po yung naging arrangement namin noon. Ngayon, doon sa mga bagong dumarating na OFW dito sa Papua New Guinea, ang napapansin ko po ay doon sa contract nila, specified na po ron yung sahod at yung tax as gross. So, ibig sabihin, pag nandito na kayo, mababawasan pa yon at baka magulat kayo. So, magtanong po kayo doon sa, confirm nyo lang po kung ito ba gross or net na. Kasi mahirap po yung nandito na kayo, tapos magugulat kayo, nabawasan pa yung ine-expect yung sahod. So, yun lang po. At gusto ko lang po i-share sa inyo. At para masagot na rin po yung mga katanungan ng mga maraming nagtatanong sa atin. Thank you for watching po. And if you find this video useful po, please subscribe to my channel po. Have a nice day everyone. Goodbye.